Ah, Ka Leody, mahirap naman talaga siksikin yung lahat ng issue na gusto nating tanongin. Kaya nga sabi ko kanina kay Ed, dapat mag-speed round din tayo. Sa totoo lang, nung pinapanood ko yung mga interview, curious din ako kung anong sasabihin nyo, particularly yung round. Nakita nyo naman po, di ba? Hindi natin kaya magpakita ng litrato dito. Bibigkasin na lang natin yung salita. One word lang po yung reaction nyo. Anong pumapasok sa isip nyo? Sampulan lang po natin. Okay lang po ba? Okay. O, sige po, one word lang po ha. President Duterte. Berdugo. Okay. Same-sex marriage. Okay ako dyan. Divorce. Okay din ako. China. China, dapat harangan sa pananakop ng West Philippine Sea. Drug war. Dapat i-address talaga yan, pero hindi sa paraang gera o pagpatay, o kundi ituring bilang health problem. Mm-hmm. Human rights. Dapat protektahan at paunlarin pa. Okay, well, contractualization. Estados Unidos, Amerika. Putulin na natin yung ating military agreement sa kanila at makipagkasundo tayo economically. One word lang, Ka Leody. Okay. nagsasamantala sa atin. Okay. Vice President Lenny Robredo. Vice President. Ping Lacson. PNP Chief. Isko Moreno. Isko. Artista. Manny Pacquiao. Para i-round out na natin. Bakter. Hindi senador? Senador din. O, isama mo naman si Ernesto Abella. No. Ano naman tayo? Baka sabihin eh. Hindi tayo inclusive. Walang tigil na to. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. At saka si Norberto Gonzalez. Yeah, Bongbong Marcos. Para. Anak ng diktador. Ka Leody, I mean, in all seriousness, jump po sa ano. Alam niyo naman po, hindi sumipot si Bongbong Marcos at kanina nung nakapanayam siya nila Jovi Francisco at Maricel Halili, ang sinasabi niya rin, sabi niya, bukod sa bias, sinabi niya, ayaw niya na raw pag-usapan yung mga nangyayari nung mga panahon ng kanyang ama, na gaya nga ng sabi niyo, diktador. Na patunayan na ng pagdarambong na corruption, maraming human rights issues. Sa tingin niyo po ba sapat na ang nagawa ng lahat ng administrasyon para makamit ang hustisya particularly sa konteksto ng mga Marcos? Ako tingin ko hindi pa, marami pang dapat gawin at hindi ko nga alam kung bakit parang napalagpas ang maraming bagay sa pamilya Marcos. Tingin ko dapat ay ripasuhin ulit yung mga usapin tungkol sa pamilya Marcos, tungkol sa pera, sa mga human rights violation. Tingin ko dapat ripasuhin pa ulit. Dahil nagtataka nga ako, bakit dalawang presidenteng Aquino pero hindi nila naayos.